Hi everyone. So regarding naman po sa video natin today, ang pag-usapan po natin is ano po ba yung dapat natin gawin or igagamot po just in case kung magkakain po ng higad. Ang higad po dito sa amin sa Visayas o kaya sa Mindanao is very common po sinatawagin na tilas. So ano po ba yung dapat gawin sa ating alagang kambing kung magkakain po nito? So disclaimer lang, ako naman po ay hindi po tayo isang veterinarian. So all the videos na in-upload po natin based lang po sa ating mga personal experience po. So ngayon, kaya gumagawa po tayo ng video natin today kasi isa po sa mga alagang kambing natin, hindi lang isa kundi dalawa pa yung namamatay po sa ating alagang kambing. Ako naman kasi, to be honest, is hindi tayo nag-full-time sa ngayon sa ating kambingan. Dahil mayroon pa tayong pinagkaabalahan po na ibang pangkamuhayan. So yung tagabantay lang po sa ating alagang kambing, mayroon tayong tauhan. Siya lang po yung nag-alaga. So maybe hindi siguro niya nakita na nakakain po ng higad o tilas yung ating kambing. Kasi pagising na nila sa umaga, ayun na, namamatay po yung ating alagang kambing. So nung time na nandun pa ako sa probinsya, ang ang days lang na itatagal sa ating kambing, siguro minsan 1 day, 2 days hanggang 3 days lang po yung pinakamatagal po talaga. Kung hindi natin maagapan yung ating kambing, sigurado po tayo talagang mamamatay po yung ating alagang kambing. So actually, before, meron na din tayong nakasurvive ng ganitong klase na nakakain po ng higad. So, ang ginagawa ko po dati, based sa aking personal experience, kung paano nakasurvive yung ating kambing na ng ganitong sitwasyon, yung nakakain ng higad, pinakauna po talaga ninyong gawin is kung makikita ho ninyo na nakakain po ng higad, number one yung gawin is magpainom kayo ng ng honey. Kung sa Bisaya, tinatawag siya na dugos. Yan yung ipapainom sa inyong alagang kambing. Bigyan nyo sila ng mga 5 to 8 ml po yung inyong alagang kambing. Kung hindi, wala naman kayong honey or dugos po, yung pwede nyo pong ibibigay po sa kanila, pwede din po yung brown sugar po yung inyong ibibigay. Kahit 3 to 4 na kutsara, yun po yung ibibigay po sa inyo. Pero tingnan nyo naman yung kung ano po ba yung sakit ng inyong kambing. Makikita naman ninyo alam naman siguro niyo yung higad. Yung higad yung may parang puti na balahibo. Yung parang worm. So, yun siya. Tingnan nyo naman din yung bunganga. Kasi makikita nyo naman kung ang inyong kambing may sakit o wala. Kasi makikita nyo sa inyong alaga, medyo matamlay sila. Ayun na po, i-check po natin po. So, mas maganda po na full-time po tayo na sa ating kambingan. Pero ako sa ngayon, hindi pa tayo na full-time kasi sa tingin ko, yung ating kambingan hindi pa enough to support sa ating mga needs po. Kaya mayroon pa tayong ibang pagkabuhayan to support sa ating mga livestock tulad ng asin sa kambing. Mayroon din po tayong mga manok po. So maybe by mga June this year, maybe mag full-time na tayo dito sa ating mga livestock farming. So, ang dapat po natin gawin, every time na magbigay po tayo ng pagkain sa ating mga alagang kambing, yung mga dahon, yung mga damo, you have to check po dito sa kanilang dahon kasi mostly kasi yung mga higad or tilas, dyan kasi sila dumadapo po. Kasi napaka-delikado po yan sa kambing. Although nga na every time na magpakain po tayo sa ating alagang kambing, kung mag-check po tayo sa mga dahon or sa mga damo, is medyo matrabaho po siya. Lalo na kung busy po tayo, baka matagalan ho tayo. Pero di bali na medyo matagal tayo sa ating pagpakain sa ating mga alagang kambing. Di bali na nga medyo matrabaho. At least naman yung ating alagang kambing is nasa safety po yung kanilang kalagayan po. So ulitin ko lang para mas magiging klaro po sa inyo. So every time na yung ating alagang kambing, kung makakain po ng higad or it's very common dito sa Visayas, tilas, ang dapat natin gawin is, number one is magpainom po tayo ng honey ng about mga 5 to 8 ml po sa ating alagang kambing.
Kung wala naman kayong honey po or dugos po, pwede din po yung asukal, yung brown sugar po. Yung ibibigay po natin na sa 3 to 4 na kutsara yung ibibigay po natin. And then yung iba kasi, ang ginagamit nila, we have a creamel S at saka lumutil. Pero in my personal experience, hindi ko nasubukan yan. So nasa inyo na po kung gusto nyo pong itry. But sa akin lang, yun lang po yung honey at saka asukal. Which is effective naman din po, nakasurvive naman po yung ating kambing na nakakain po ng higad. So, depende na po yan sa inyo kung gusto nyong itry yung iba yung na creamel S o kaya yung lumutil po. Then, siguro na, explain ko na siguro sa inyo ng mas maayos po. But kung hindi pa klaro sa atin yung explanation ko today, huwag kayong mahiyang mag-comment po para at least naman mas ma-explain ko pa sa inyo ng mas maayos po regarding po sa ating pinag-usapan po natin today.